magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ulit ang inyong kaibigan si Carlos, si Polito po. Roy, si Polito rin po yan. Inyong kaibigan dito lang po sa ating podcast. Ako, maraming maraming salamat po for being with us. And again, we would like to acknowledge all of our friends. Katulad po recently, itong ating kaibigan from Milan, si Christine Pagkulangan. Ako, maraming maraming salamat po. Yan ang Pinoy martial art artist natin na nakabase po sa Milan, Italy. Maraming maraming salamat po, sir, sa inyong lahat. At salamat sa inyong suporta. At very good friend po natin yan, mga kaibigan. So, awesome! Let's talk about mga balita po natin ngayon. Ang mga pinaka-latest po as of today sa katapusan, almost katapusan na ng July, July 30 po, 2021. At again, latest balita po is 8,562 new COVID cases po ang nasa Pilipinas po ngayon. At yan po ang masamang balita po sa ating mga kaibigan. So, wala naman pong katapusan yan. So again, mahirap na. Ding, ding, ding! And then also, we would like to greet our friend, Mr. Alan Ines po. Again, from Milan, Italy, at ang grupo po din na nakasakay po ngayon sa bus. Punta po sila sa Southern Italy para mamasyal. At yan po ang mga balibalita po natin ngayon. We will be trying to get in touch with everyone po sana, pero we'll see. At sa balitang abroad po ngayon tayo, gusto po natin ikwento po sa inyo. Let's start po with what latest po sa ating rooftop sa isang gusali sa loob ng Philippine Consulate General sa Jeddah. Nasunog po yan. At ayan po. Tapos, the number of Dubai OFW seeking repatriation doubles to over 6,000 in less than 3 weeks po yan. So, masamang balita po. In a way po sa ating mga kababayan po at talaga po mahirap po ngayon ang trabaho po sa mga bansa po na ganyan dahil nga po baksak po ang tourism, baksak po ang mga negosyo. Sabihin nyo na lahat eh, baksak lahat. So, yes mga kaibigan, so ito, babasahin po natin mga balibalita po na number of overseas Filipino workers here who have requested to be repatriated has doubled to almost 6,000 in barely. This is according po to a statement released by Consul General Paul Raymond Cortez. At every day, we are getting a lot of requests and the more and more people who want to go home. Adding the figures he has were as of July 20. So that was like 11 days ago na halos yan. The number increases exponentially far faster than we could process. On July 4, Cortez said the number of pending repatriation requests that they have was over 3,000. Noting that the COVID situation in the Philippines for local cases of the highly infected Delta variant of coronavirus was announced by the Department of Health, Cortez urged OFW to consider foregoing their plan to go home unless they really, really need to. At yan po ang nasa problema po natin sa Pilipinas kasi tumataas po mga cases again po sa ating Pilipinas. At pag-uwi po ng mga ating mga kababayan ay dagdag pa po sa problema. At even though gusto natin sila again, malaking po problema po yan. Dubai's economy had gradually been getting back to normal on the back of the government's aggressive vaccine and with strict measures. According to the Reuters report, the United Arab Emirates and Emirates Minister, 16,500,024 of the COVID-19 vaccine so far. At yan po ngayon ay namomblema po at mga kabayan po ngayon dahil marami po kasi sa mga service industries, lahat po yung mga labor-intensive po ng mga trabaho na yan po ang ating sinusupply po sa mga ibang bansa. Yan po ngayon ay nagiging sabi na natin na medyo outdated at nagiging hindi po kailangan lately dahil nga sa social distancing at sa mga ang mga tao ayaw lumabas dahil natatakot po. Kasi again, ladies and gentlemen, ang COVID-19 po ay totoo. Hindi po yan fake, hindi po yan conspiracy. At gusto ko pong paalala po sa inyo. Sa dami po na namatay po na yan, wala ko siguro mag-volunteer para lang ang isang kasinungalingan ay magtatakot. So yan po yan. Marami ilan na yung mga kamag-ano ko namatay. At kilala ko po sila na hindi po yan mag-volunteer magpakamatay para lang po sa tao. So talagang namatay sila dahil sila ay medyo may edad at
medyo may complication sila kung sakasakali sila nag-COVID, which is sinamampalad po na sila nagkaroon at sila po ay namayapa na. They are also based in the United States at may access po sila sa magandang healthcare kasi po sa Pilipinas. So talagang po everything humanly possible ay ginawa po ng mga tao doon para lang po dyan. So again, mabalik po tayo. The bulk of the approximate 500,000 OFWs in Dubai are in the service sector. So yung food, beverage, retail, at hotel. At yan po mga ganyan pong klaseng mga trabaho ay sinamampalad po talaga. Unfortunately, yan ay masasabi natin na talagang medyo takip-silim po yan. Minsan po in demand, minsan hindi maganda, maganda, hindi maganda. So, big problem po yan. Pag po nagkakaroon po ng epidemya, yung mga changes po sa mga takbo ng buhay sa mundo, ay talaga po tayo po ay madadali po dyan. So, ngayon, 586,000 OFWs assisted by TESDA online training programs po. So, yan po ay, kung kayo po ay isa sa ating mga kababayan po na bumalik po sa Pilipinas, subukan nyo po mag-aral po sa TESDA online or pwede na yata yung actual, depende po yan. Check out the website. Matuto po tayong gumamit. Bakit po pag ma-Facebook, magaling po tayong gumamit. Pero pagdating po sa ibang bagay, medyo, alam nyo na, medyo something-something. So balik po tayo dito mga, the Technical Education and Skills Development Authority. Yan po ang ibig sabihin po ng TESDA. On Wednesday, reported that it was able to assist 586,000 overseas Filipino workers through its online training program. At yan po ay sabi po yan, release po yan ng TESDA Deputy Director General Ancieto Bertis, adding that 383,000 returning OFWs were assisted through the one-stop service center for OFWs. At yan po ay tinuturaan po tayo ng skills and entrepreneurship. Also launched for the repatriated mga kababayan po natin na yan para po magbalik po nila sa Pilipinas at sila po ay magkaroon po ng malaking chance na sila po ay sabihin na natin na yung makasabay po sa Agos po at sa mga yung dinadaanan po ng ating ekonomiya po na ganyan. Tapos, and then, of course, nagkakalapit-lapit ng konti sa Dubai, Philippines begins again to deploy home-based caregivers to Israel. The Philippines have begun to deploy home-based caregivers to Israel following a labor agreement signed by the two countries in 2018. 48 caregivers left for Israel Tuesday. Yan po, nako. Yes, po. To our friends in Israel, we are very, very grateful for you being so accommodating to our Filipino friends. Mga kaibigan, ako po ay personally nakapunta na po ako sa Israel and I would really have to say na yung mga Filipinos po natin, mga kababayan po, mga kaibigan po natin na nakadestino po doon, na nakatira po doon, maganda po ang kanilang estado, maganda po ang trato sa kanila. Most of the time ay maganda po ang kinalag compared po doon sa mga ibang kababayan po natin na nakadestino po sa ibang lugar ay hindi po maganda kanilang mga giging experience. Pero sa Israel po, as far as we know, ay marami po mga kababayan tayo very content sa kanilang way of life po doon. So, they are part of the first batch of 377 overseas Filipino workers who were supposed to be deployed last year. But there was a delay in the processing of their documents and their flights because of the COVID-19 restrictions, according to the Philippine Overseas Employment Administration Chief Bernard Olalia. We are now processing the documents of the qualified applicants for the second round of recruitment. And this time, we're looking at more than 1,000 OFWs. Naku, yan po. 1,000 pala ang i-deploy doon, who will undergo the usual process of selection, hiring, and matching with their respective employers in Israel. Aside from the caregivers, household service workers, nurses, Israel has a high demand for various jobs in the sectors of technology, services, hospitality, and manufacturing. At doon po sa ating mga kababayan po na nasa Pilipinas po sana, wag po sana mag-aral po kayong mabuti. Tsaka be in touch po sa mga latest trends po. Hindi po pwede yung mga kinakabisado lang po natin. At lalo na po dito, before may nakausap tayong Pilipina na bagong dating na nakatira po sa Finland,
na IT daw siya, nagtuturo pa siya ng IT, kararating lang niya last year, pero lahat ng alam niya ay outdated na for more than mga 15 years. So, nakakagulat po, pero ayaw niya maniwala. Pero nung sinabi ko sa kanya, pinoint out ko yung kanyang mga problema, nagulat siya na bakit nga ganun. Kasi, very dated po ang ating pagtuturo po sa kanila. So, si Olalia po said the deployment of OFWs to Israel was pursuant to the labor agreement signed by the DOLE Secretary Sylvester Bello III and former Israel Interior Minister Aryeh Makhluf Deri. We look to the initiative to address the concern and request of Israel for caregivers, since we cannot disregard the fact that there are illegal recruiters here and there. Secretary Bello continues to remind OFWs to avoid dealing with bogus recruiters under the table transaction that require placement fees of about 500,000 pesos. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang po, awesome! Yan po at tatapos po sa inyo. Mahilig po kasi tayo doon sa mga lagay-lagay, saka yung mga palakasan, yung mga ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, mas mura po ang legal kaysa sa illegal. So, nakapagtataka po ako sa inyo kung bakit yung 500,000 nagagastosan ninyo, pero yung legal na halos walang gagastosin, ay nahihirapan kayong sumunod. Pero again, nako, tikas na ho na matigas ang ulo ng Pilipino. So, paano? We deserve what we have. We deserve all of the problems that we have dahil tayo hindi tayo nagtatanda sa ating mga problema. So, ayan mga kaibigan, again, if you just join us, ito po ang ating Kaibigan Podcast. We are recording live po ngayon sa ating studio po, the Kaibigan Network Studios here in Stockholm, Sweden. So, maraming salamat po. This is Carlos Roy Cipolito, your friend, mga kaibigan po sa ating mga kababayan, wherever you are, from North America, South America, Europe, Africa, Australia, and of course, Asia. We are here. Kaibigan niyo po kami. We are really welcoming. We would like to hear from you po, mga kaibigan. So, kung kayo po ay sa Facebook, all you have to do is the Kaibigan Network. Makikita niyo po kami niyan sa Instagram. And then, of course, sa YouTube po, kung gusto niyo ma-get in touch po sa atin. You can all, please feel free. So, ito. Ngayon, we're going to babasahin po natin ang mga newsfeed po natin dito sa ating account po sa Facebook para batiin po natin ang ating mga kababayan po na nagpo-post po na ganyan. Si Vern Eliste from Stockholm po ito. Nandun po siya sa isang hotel po dito at she's having fun with her friends. So, Vern, kamusta po kayo dyan? Kamusta, kaibigan? And scrolling down, mga kaibigan, let's see, mga batiin natin ito. Si Julianne Sanchez Heiner. Nako, yan. Lalakad siya sa mga cornfields yata. Ito mukhang nandito rin siya sa Scandinavia. And then, Rix Pasqua. Grateful to be here in the Miss Philippines Euro-Asia Welcome Party. Nako, yan. Welcome po kayo dyan. And then, itong isang friend natin, si Dia Matt Srinorakut. Oh, ito yung friend natin na tiga Thailand po ito. Hi, Dia. Hi. Ako, kamusta? And then, bienvenida. Ayan. Ako, naghahanap siya ng mga... Di ko gusto mag-video. Okay, sorry na yun. Ayun, ako. Ayan, problema. So, kaibigan rin po natin from Detroit, Michigan, Rufino Leonardo. We'll like to greet you again po. Ayan. Ngayon sa Detroit, sa States. And then, Jessica Adolfo Lishka. Nako, finally, almusal na si ako after 2 hours of my homemade Spanish bread. Nako, maraming salamat. Sana padalan mo kami dito sa Stockholm. So, abangan namin yan. And then, Floriville Rolia Salmi. I think she's from Finland po siguro ito. Namamasyal po sila malapit po sa isang rapid po na ganyan. Take care. Ingat po kayo. Floriville Rolia Salmi from ating kaibigan from Finland, I think. Yan po yan. Sheila Lynn Villanueva Rule Nadalin. Yan po. Nako. Tawag dito. Nako, nagpapasalamat siya po ay nabakunaan na. Mga friends, mga kaibigan, lately po kasi talaga naman madalas po tayo may ugali. Alam ko natutuwa kayo dahil milestone sa buhay ninyo yung nagkaroon kayo mga residence permit, passport, mga cards po na ganyan, mga documents po ganyan.
please lang po, never, never post po niya. Kahit burahin niyo po yung ibang parts, ayoko lang kong i-explain sa inyo dahil matututunan po ng hindi dapat matuto. Pero awesome! Alam niyo po, kaya pong tuntunin kung sino po kayo at kahit maniwala kayo o hindi, delikado po yan dahil pag po kayo ay nandito na at may documents na kayo dito, pwede pong nakawin ng hackers po yan para makagawa sila, makautang po sila, ginagamit ang pangalan ninyo at nasa huli po ang pagsisisi. Alam ko po ang mga Filipino documents po natin yan na kahit po nakakalat lang sa Pilipinas ay hindi ganun ka-importante, dito po ay iba. So yung mga driver's license, passport, residence permit, kahit po yung mga sobre, huwag yung pong pinopost po sa internet kasi may mga software at may mga hackers po na marunong po parang puzzle po yan na nakukuha po nila lahat yung mga information kahit hindi nyo po lahat binibigay at one same time. At kahit po yan ay picture. Again, si Unilda Larsen, nagkakasabayan po sila na nag-enjoy po sila ngayon, parang nagkakaroke sila together with a friend, Unilda Larsen. Ayan po, we would like to greet also Joy Morera, ang mga kaibigan po natin na ganyan, si Amy Sauren, kasi palibas sa Friday ngayon, so marami tayong mga kaibigan, mga kababayan po na nagre-relax po at weekend po ngayon. At gusto natin mga batiin pa yung mga iba natin mga friends, mga nagbabakasyon po kung saan-saan. At si Jovi Francisco, yung reporter po na ganyan, our friend po na ganyan, ako. Hello po. Hello, Sir Jovi. Salamat po yan. At let's see pa kung sino pa mga... Si Tata Salvador Ladion. Ako, siya ay namamasyal ngayon somewhere, nakasakay sa kotse, naka-live siya ngayon. So, alam niyo po kasi dito sa, lalo na dito sa Scandinavia, mabilis po at maganda po ang signal po ng awesome! Ating internet po dito. Kahit po sa gubat, ay meron pong malakas po na signal. So, wala pong problema. Madali po mag-live po dito. At ayan po, si Eves Prado Schendel, she's from Germany po. Hello, 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 hello. Guten Tag, mga kaibigan. Si Delia Mirales Gabatin, yan naman po ay from Bologna, Italy po. Isa po rin yan, o vlogger po yan na nagluluto po yan sa internet. Kaibigan po natin yan, si Delia Mirales Gabatin. So mga kaibigan, ayan po, meron siya niluluto. Ay hindi, namamalengke ngayon siya ng bulaklak ng... alabasa at ampalaya. I think she's going to cook something naman. Naku, ano kaya ito? Okay nga rod, mga kaibigan natin dyan sa Bologna. Arlene Datu, hello! Arlene Lisa Pacino at si sino pa ba? Mga Brenda Virtudaso Tinsnes or something. Naku, luto siya ng fried chicken. Kamukha ng ulam rin namin ngayon with tomato, toyo with calamansi and then a cup of rice. Nako dai, bon appetit, enjoy your dinner, delicious, delicious po yan mga kaibigan. Lalena Cason Inge Bretsten. Nako, pasensya na po sa mga pronunciations po natin na ganyan at itigil po yung pronunciation din natin dyan. So again, apologies po sa mga kaibigan po natin. Okay, so ito, si Colin Ria Saligumba Hoylan. Hello, nag-enjoy sila ngayon, nagta-travel sila somewhere sa... Ako somewhere, mahirap pong basahin. Beth Engelund. Ako, yan po mga binabati natin na ganyan. We'll see. At yan po mga kaibigan po natin. At nako. Lisa Abunales Person. Yan po. Hello mga kaibigan. Ako, yan po. Again, marami po tayo. Adeline Marquez from... tawag dito, from Milan. Vermicelli. Italy po ito. At naku, may tanim siya ng mga kung ano. At naku, ayan po. We would like to, again, naku, ayan. Gusto natin mga bati-batiin po at mga friends na kung saan-saan po nakatira sa kung saan-saan po tulok po ng mundo. At we would like to greet you everyone po. Maraming salamat for being a very good friend po. Balik po tayo sa mga balita po natin ngayon. We would like to give you an idea po kung ano po mga nangyayari po sa at mga balita. Lately po ngayon, ako, bukang bibig po sa Pilipinas po ngayon, ay ang ating walang iba na si Heidelin. Ano nga ba? Pito ni Heidelin? Si Heidelin, yung ating ano? Pangalan na si Heidelin? Heidelin po. Yung ating weightlifter
na nanalo po ng kauna-una ng gold po para po sa Pilipinas. At siya po ngayon inuulan po ng mga pabuya po na ganyan. Alam niyo po mga kaibigan, una po po na niyo mga nananalo sa atin na nag-a-achieve sa atin yung mga one-person team lang. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi tayo marunong po kasi sa cooperation. Awesome! Mahina po tayo dyan sa cooperation na ganyan. Paano yung mga basketball, football? Mahirap po yan. Lahat po gusto po maging kapitan. So, mahirap po yan. At yung mga... Mas marami po kung makakapasa sana, makaka-achieve. Pero tayo po kasi, wala tayong belief sa ating kapwa. Kasi we have this mentality po, mga kaibigan, aminin po natin o hindi, na tayo, ay kung wala tayong belief sa sarili natin, definitely wala rin tayong belief sa iba nating kababayan. Kasi ang katwiran natin, kung hindi ko kayang gawin, hindi mo rin kayang gawin. So doon po tayo nagkakahirapan po ngayon. At naku po, Diyos ko, paano natin gagawa ng paraan po ngayon ito? So we would like to, sana may ugali po tayo na hindi maganda at gusto ko po sana i-point out sa inyo bilang isang tunay niyong kaibigan. So again, ito, ladies and gentlemen, ito po isa sa ating mga balita. COVID vaccine protection highly likely to wane over time. Yan po yan. Kasi lahat po naman ng mga bakuna po na ganyan ay medyo kung bakit po dito. Yung kasi po dito sa mga, kung kayo po ay nakatira sa mga first world country, yung mga may winter po na ganyan. Kami po doon sa mga bansa po na mayroon po nung taglamig. Taon-taon po kasi since na pagtaglamig, palagi nakasarado lahat ng mga bintana, enclosed lahat. Sabihin na natin na hindi maganda circulation ng fresh air. Madali po magkahawahan po ng sipon. At every year po kasi nagbabago ang mga varieties ng mga sipon dahil po yan ay nag-mutate katulad din po ng COVID. At every year din po, ang gumagawa rin po ng bakuna para po sa influenza, yung the common cold po, para po sa mga winter months po. Taon-taon din po silang gumagawa po ng bakuna po. So hindi po yung COVID po na ito na parang inimbento nila ng sandali lang, which is really true naman at madalian dahil nga kailangan, ay hindi po yan kauna-unahan sa mundo. Every year, for the longest time po, meron po ditong season na pag nag-uumpisa, hinuhulaan ng mga scientists, ng mga researchers, yung mga gumagawa rin po ng mga vaccine, kung alin yung pinaka-most likely na variant ang pwedeng kumalat o kakalat sa darating na winter. Kasi kailangan nila ng lead time o yung preparation na hindi tayo masyadong familiar na sinusubukan nila na siguro ito ang lalabas. So ito ang sasaksak natin para at least hindi masyadong grabe. Kasi yung mga cold season po na ganyan ay nakakapatay rin po ng tao. So sa under normal circumstance ay wala pong kaiba ho yung COVID. Medyo mas matindi lang si COVID kaysa po doon sa ordinary influenza cold, common cold virus po na ganyan. So sinasabi po dito, the protection that vaccines give us against coronavirus infection and potentially severe diseases is highly likely to wane over time. So vaccine campaigns will continue for years to come. This is according to the British government advisory group po ng mga scientists. It is highly likely that the vaccine induced immunity to SARS-CoV infection and potentially severe disease will wane over time. So yan po ang ini-emphasize po nila. The document titled How Long Will Vaccines Continue to Protect Against COVID was written by a prominent virologist and epidemiologist from Imperial College London, University of Birmingham, and Public Health England. Britain has approved and is using 3 shots, the Oxford Seneca, AstraZeneca, Pfizer, at ang Moderna in a mass vaccination program that started to December 2020 po yan. So mga kaibigan po, yan po ang nagiging problema po ngayon. Like for example me po, kami po ay nagkaroon ng COVID pero hindi po masyadong grabe. Nasa bahay lang po kami pero talagang masakit sa katawan at talagang ibang klaseng trangkaso. Last October pa po yun. At only a few days ago, 3 days, 4 days ago, kami po ay na-vaccinated po with a first jab po ng aming Pfizer. At sinabihan kami ng 7 weeks before kami ulit sa aming second dose. At
medyo masama ang pakiramdam ko in a way, masakit ang pakiramdam, masakit yung braso kung saan sinaksak. Pero it's all part of the process po. Kasi yung katawan po natin ngayon, nakikipaglaban po siya at nagpe-prepare po siya ng defense para po doon sa sinaksak. So ladies and gentlemen, kung ako po sa inyo, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik, magpabakuna na po kayo. Ito po kasi hindi po matatapos to kung kayo po ay part po ng problema. Yun naman po mga kaibigan. Kasi pag marami na kaming bakunado at kayo ay hindi bakunado, saan po punta ang virus? Kundi sa inyo. At pag kayo ang tinamaan, awesome! At sinamampalad pa na kayo pala ay immunocompromised, o ibig sabihin nyo, mahina katawan ninyo, o meron kayong kondisyon medical na na pwede kayong lumala dahil po sa COVID, ay kayo ang kawawa. Kumbaga para bang sinabi na sa atin na uulan ng apoy, pero hindi po tayo sumilong. Kasi feeling lang natin, karapatan kong magdesisyon kung ako'y kailan sisilong. Which is really like very childish po na ganyan. Tatandaan nyo, ang virus po kasi hindi po yan gumagalang sa inyong karapatan. Basta po yan, may tatalo na ng tao, katawan na buhay, lilipat po yan. At hindi po yan namimili kung kayo ay mayaman, mahirap, at kung ano man ang pinaniniwalaan nyo, pula, itim, dilaw, bakla, tomboy, wala po yung pinipili. Kahit po ano passport ninyo, at kahit sabihin nyo hindi na ako marunong mag-Tagalog, dahil po yung matagal na nakatira sa abroad, ay hindi pa rin po yan. So again, sa mga kababayan po natin na nag-iisip pa kung magpapabakuna, doktor nyo lang po ang pwede magsabi na hindi dapat kayo magpabakuna dahil meron kayong underlying medical condition. At kung sa Facebook lang po kayo makikinig o maniniwala po na ganyan at hindi po sa talagang totoong doktor, ay kayo po ay nilalagay ninyo ng unnecessarily risk ang inyong buhay. At na, sa totoo lang po ay kayo po ay sa inyo, gusto ninyo magpakamatay, pero ewan, paano natin ba gagawin yan? Wala na tayong magagawa. Wala pong gamot sa tigas po ng ulo. So, yan po. Masakit pakinggan, pero yan po ay totoo. At bilang isang tunay niyong pong kaibigan, kami po ay nagsasabi ng totoo. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Dito lang po rin sa The Kaibigan Network. Broadcasting dito po sa Stockholm, Sweden. So ito po, isa pang balita po nito, the U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III discussed issues related to the South China Sea during their bilateral meeting on Friday. This was according to the Department of National Defense sa Pilipinas po, ganyan. So ito po kasi physical deal. Paano ba yun? Visiting Forces Agreement po natin, o VFA, ay, naku po, ito po kasi, mula po noong pagkatapos po ng World War II, nagkaroon na po ng close relationship po ang Pilipinas at po ang Amerika na tayo po ay poprotektahan ng Amerika sa any external threats po katulad po nung ginawa nila sa Japan at kung iba pa bang mga bansa. Dahil nga po nung kakaroon na po ng something-something, jailing-jailing po yung Russia o yung Soviet Union po noon sa influence po ng Amerika. So yan po yan. Ngayon, ito po kasing VFA, ito po ay isang pangako na nakasulat po sa papel na kung sakasakaling may umaway sa Pilipinas at ito po ay makatwiran, at which is mostly makatwiran, ay handa pong ipagtanggol ng Amerika ng sa lahat ng kanilang makakaya ang Pilipinas. Yun po yun. At lately po kasi, nung naging presidente po si President Duterte po, na binalita niya na gusto niyang tanggalin ang VFA, kina-cancel niya at gusto niyang patanggal. At ngayon po, dahil nga po nagbago na ang klima ng mundo, ngayon, binabawi naman po niya ngayon yung kanyang notice of termination of the VFA. So, yun naman po yun. Heidelin Diaz pula! Heidelin Diaz pala. Ayun, ako Heidelin. Ako, sorry po. Yan po. So, ating kauna-una ang Filipino athlete po na nanalo ng Olympic gold medal po na ganyan. Ang pinakamalapit na natin doon before ay si Filipino boxing great si Onyok Velasco po yun. Ang tagal na noon, 1990s pa.
So, and then, hopefully po, meron pa tayong isa, tatlo, dalawa, tatlo, apat pang mga Filipino in contention na manalo ng gold po na ganyan at mga medals po, which is very rare po na ngayon yan dahil usually po kasi tayo, ang delegation natin, isa lang ang inuuwi kung merong inuwi. Yan po. So ngayon, so far so good, nanalo na si Heidelin at hopefully meron pang darating pang iba. Awesome! Yung ating isang boxer yata ay almost sure na magkakaroon ng bronze. So record na naman po natin yan, dalawang medal. Out of the 110 Filipinos po, 110 million Filipinos po natin, ay eventually, tayo po ay nagkakaroon pa ng extra medals pa po para sa ating mga kababayan po na ganyan. At wala na tayong magagawa. So ito, naghahanap tayo mga bali-balita na natin na ganito. Again, doon po sa ating mga kaibigan po na nasa Facebook po, you could, kung kayo po yung tiga Europe po, ganyan, meron po tayong Facebook page po, Pinoys in Europe. Meron po kami dyan online counseling, libre po yan, non-denominational, non-religious, non-political po yan, and definitely po, syempre, yan po ay private po yan, at very confidential. So kung meron po kayong problema, mga depressions, mental issues, mga problema sa mga saan-saan, please get in touch po. Pinoys in Europe po yan. Makikita niyo po yan sa ating Facebook po. Search niyo lang po yan. At wala pong bayad yan. At as much as possible po, please naman po, kung kayo po hihingi ng tulong, wag naman po yung super last minute na, Kuya, madideport na ako. Kailangan ko ng tulong ninyo. Kailan ka ba madideport? Bukas! Dapat malayo pa lang ay humihingi ka na ng tulong. Hindi po tayo makakatulong po pag ganung last minute. At we are not encouraging rin po yung ganoon. At again, dun po sa hihingi po ng tulong, please, huwag po kayong magsisinungaling kasi lalo po kayong mapapahamak at lalong hindi po namin kayo tutulungan. And then of course, konting respeto lang po sa ating mga volunteers kasi yung mga volunteers po natin yan, mga sabihin na natin may sinasabi po sila at they are giving their precious time po para po tulungan kayo. Huwag na po kayong magtaray-taray at yan po ay hindi po magandang ugali at sana po huwag niyo pong ginagawa. Ayan. At we are really going to tell you what is really needed for you to do. Yun po yung mga kaibigan, ha? So gusto po natin na paliwanag po sa inyo na please kung kayo po ay if you need help po, lalo na po yung mga Filipinos po na nakatira po sa Europe po na yan. Pinoys in Europe po ang inyong lapitan. At they've been doing it for the last 11 years na po yan. So, alam na po nila yung dapat gawin at dapat sabihin at kung ano ang dapat gawin. Tete Loaders from Stockholm, Stockholm, Sweden po. Ayan, like to bumati. Ako na magpupunta pala sila sa Greece. Yung anak pala niya. So we would like to greet also AXN Ed, isa pong patikan po na breeder po ng mga African lovebird po na ganyan, naka-base po yan sa Pilipinas. Dati pong beauty queen ng Motiana Pilipinas po, si Kirby Ann Basken, Pilipina po yan, mistisang Pilipina Norwegian po na naka-base po sa Oslo. We would like to say good evening Luz Therese Bergensen, ako Cassie Martinez Pastor Fide, Risa Enciso, nako, ayan, mga friends po natin to all over Norway po 'yon. Senny Lidvis, siguro tiga Sweden to. Menchel Alico, Morgan Eklund, Swedish po 'yan, nakaibigan po natin. Elsie Arada, Doreen Villarus, Unilda Larsens, Marinel Lingao, Pasahol, Sonia Bertin, Elisa Mick Kel Bust, Kathleen De Rosa Wester, Jong Zamora from Canada, Vilma Alexanderson, Rosemary La Madrid Hansen, Nut Ann Berglund, Iceland yata ito, Jackie Bugarin Uy, Cheryl Dalida Dagala, Evelinda Avila Umandan, J.
Jessel Lopez Bautista, Melanie Cook, UK TV, Christine Hugnatan Benavista, Helen de Guzman Paling, Christine Sving Haglund, Mina Suarez Hansen, Garrett Francisco Nickelberg. Okay, so mga kaibigan, yan po, we would like to greet all of you. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon po, wherever you are po. Mga kaibigan po natin from North America. Again, it is almost lunchtime po dyan. We would like to say good morning, good afternoon po kung nasaan man po kayo dyan. And then, ano pa ba pwede natin pag-usapan po dito sa ating mini kaibigan podcast po. We'll try to call somebody at the moment para po sa ating mga kaibigan po na ganyan. Roderick Santos po from UAE. Yan po yan, mga ating mga Batikan friends po na ganyan. Saint Gonzales Dulay, she's from the Philippines po. Yan ang ating kaibigan from LGBT po na ganyan. At binabati Gigi Villar, Michelle Mortensen. Yan po, we're Andre Sunyas, isa po sa ating mga community leaders po dito yan. And then, okay, mga Roderick. Roderick Ople from Florence, Italy po yan. Ako, again, mga familiar po tayo dito sa mga ganyan. Mga kaibigan po natin na Louis Juliano, nasa mga si Don Macamos Visaya, mga DDS po natin mga kaibigan based in Germany. Mabuhay po kayo. And then all of our friends po all over the world po. Again, magandang tanghali, magandang gabi at magandang umaga po sa inyo. Kung nasaan man kayong sulok ng mundo, kami po'y bumabati po sa inyo. At yan po ang ating mga balita po na ganito. Again, para po sa July 30 po natin ang mga balita, ito po ay ang ating foreign exchange awesome! Report po natin. Ngayon, update po natin na ganyan. Ay, gusto po natin paliwanag sa inyo na since na nagsarado na po ang mga money markets po for the weekend. So, ito po ay good for Saturday, Sunday po ito up to Monday para po sa kanila. So, ito po ang latest po. One US dollar po is 48.38 pesos. One euro is 57.17. One Saudi Arabian real is 12.89. One Canadian dollar, 36.90. One UAE dirham is 13.17. One Singaporean dollar, 35.65. One UK pound is 63.23. So, yan po mga kanilang mga palitan po for today, tomorrow, and Sunday po. Ngayon po, magtataka kayo, bakit ba awesome! Iba yung nakasulat sa balita at iba yung sa palitan? Kasi po, ito po ay reference po ito. At the end of the day po, lahat po ng padalahan, lahat po na nagninegosyo sa pera po na ganyan. Pag po kayo nagpadala ng pera sa kanila, yan po ang kanilang, sabihin mo ng puhunan na palitan po na pera. Yan po yung bibili nila para po bumili sila ng, kunwari, for example, kung kayo po ay nasa Amerika, magpapadala kayo sa Pilipinas, para po yung dollars ninyo ay matanggap sa Pilipinas ng pesos na mamimili po yung remittance company na nakahawak ng dollars, bibili po sila ng peso. At paano po tumataas po mga babaho yan? Para lang po yan palengke rin ng isda. Pag maraming bumibili, tumataas po ang palitan. Ang ibig sabihin, ang palitan po pag tumataas, ang ibig sabihin po niyan, palapit po sa 1. Hindi po palayo sa 1. So, yun po yan. So, tatandaan po natin, kapag po ang pera po natin ay lumalayo sa 1 peso, hindi po dapat tayo natutuwa kasi po yun ang ibig sabihin in very simple terms lang. Tumulubog po ang ekonomiya. Pag po yung, tulad ngayon, 48.38, huwag po tayong matutuwa na, ay, sana mag 50. Alam nyo po ba yung kikitain yung extra 2 pesos na ganyan? Bibilang ng buwan para po mabawi. At yung tataas po na yan na lugi ng Pilipinas na yan, kayo rin po yan magbabayad kasi kayo rin ang magpapadala sa mga mahal nyo sa buhay later on para magbayad ng taas. So wala rin pong silbi yung nakakalamang kayo. So yan po ay totoo po yan. Hindi po yan fake news po yan. Yan po ang totoo how finance works. Yan po siya. So again, sabi ko sa inyo, yung remittance company po, mamamalengke po sila. So kung kayo'y magpapadala ng $1 sa Pilipinas,
para po yung peso na makakarating po sa inyong mga mahal sa buhay, matanggap nila yung 4838 o yung naglalaro po ng ito. Kailangan po nilang bumili ng peso. Doon sa nagtitinda ng peso naman sa kabilang side. At yung po ngayon ng kanilang asking rate po yan, yan po ang presyo po ng isang peso. Kailangan mo bumili ng peso, yan ang palitan ngayon. Ngayon po, ang gagawin naman po ng mga remittance company para po sila ikumita, bukod pa sa extra nilang sinisingil po sa inyo, mga charges po na ganyan, ginagawa nila instead na 4838 para lang po sure na hindi sila malugi. Minsan po, nilalagay nila 48 lang, o kaya 4790 or something. Kasi po, magkakaroon po ng leeway sila o konting ano. At at the same time, pero mo minsan yung 10 centavos, 20 centavos, kung 20 million naman $20 million yan. So times 10 centavos times 20 million, di ba? Di ano po yan, nasa $2 million o $200,000 siguro yon. Ay malaking bagay po yan. Oh yeah, $200,000 po yon sa kanilang transaksyon. At napakadali pong ang pera po, balik-balik po yan. So, awesome! Ganun po ang magiging siste. So, that's why, hindi po nagkakatugma yung nasa balita, yung nakikita nyo sa binabalita namin. Ito po yung official exchange rate. Ito po yung basihan po lahat. At yung mga nakikita ninyo sa mga remittance po ninyo, mga ganyan, yan po ay sinasabi na lang natin na ito yung kanilang retail o yan yung kanilang, dyan sila kikita, dyan yung pagkakakitaan nila. So, ganun po yun. Magalit kayo, hindi kayo magalit. It's a way of life po. Negosyo po yan kasi. So, minsan po kumikita sila, minsan po natatalo rin sila. So, ganun din po. Well, yan po ang gusto natin paliwanag po sa inyo at para po kayo ay hindi masyadong nagugulat sa mga nangyayari. Ganyan. At ito pa, OWA to probe stranded OFW. Too many connecting flights. Nabalitaan niyo po ba ito? Kayo ang kababayan po natin na isang Pilipina po na si OFW Ivy Luz Quintin had reported that she had run out of money while was stranded in Indonesia for 8 days. And then she returned to Ethiopia Airport and where she stayed for 2 days. Kasi po yung kanyang employer, parang galito po ang istorya niya eh. Yung employer niya sa Saudi Arabia ay binili siya ng ticket papuntang Maynila, pero ito po ang kanyang flight plan po, kumbaga from Saudi sumakay papunta, may stopover or change flight or connecting flight to Addis Ababa, kundi yun po yung Ethiopia. Tapos from Ethiopia meron pong connecting flight po siya papuntang Indonesia, at doon po siya nagkaroon ng problema kasi meron pa siya ulit na connecting flight papuntang Malaysia, which is last stop papuntang Pilipinas. So nakakahilo, at talagang paniguradong yun ang pinakamurang flight na pwedeng bilhin ng kanyang amo, awesome, kanyang employer na magaling, para lang po siya ay makauwi na. At ang problema, since nga ho maraming palipat-lipat, maraming mga pabago-bago mga patakaran. So siya po ay nakarating na sa Indonesia, napabalik pa sa Ethiopia. So ayun na siya eh. Ayun na, pero wala na. Wala na nagawa. So siya po ngayon ay stranded sa Addis Ababa, kung saan po siya ay nandoon. At wala na daw po siyang pera. At iniimbestigahan po ngayon ng OWA para po ito ay matulungan siya. Kung paano siya makakabalik ng Pilipinas nang hindi... Yan. At alam niyo po ba, totoo lang po, technically, yung kanyang employer at yung kanyang recruitment agency, responsible pa rin po sa kanila. Pero alam niyo na, since na malayo na, walay na, galit-galit na tayo, so ayun, goodbye. Bahala ka na sa buhay mo ngayon. Yan po minsan na mahirap po sa buhay po sa abroad, kapag po ang employer niyo ay... wala hong malasakit sa inyo at trato lang po sa inyo, talagang pawang employee lang. Talagang malaki posibilidad na makatanggap kayo ng ganitong klaseng treatment. Again,
We're not saying that everybody na employer po sa Saudi Arabia or Middle East po ay ganun. Pero baka ho kayo madalas makatapat niyan pag doon po kayo napunta. So budget carrier Cebu Pacific on Friday have announced the cancellation of flights scheduled from Saturday, July 31 until Thursday, August 5. This came after the National Capital Region was placed under general community quarantine with heightened restrictions from July 31st to August 5. Cebu Pacific and other airlines earlier announced that only essential travelers will be allowed to board their flights. According to Cebu Pacific, the following flights are canceled. 5J619-620 Manila Bohol Manila, 5J89891 Manila Boracay Katiklan, 5J895 Manila Boracay Katiklan, 5J899 Manila Boracay, 5J901 Manila Boracay, 5J905 Manila Boracay, 5J8992 Manila Boracay Katiklan Manila, 5J895 Manila Boracay Katiklan, 5J899900 Manila Boracay Katiklan Manila, TG6326113 Cebu Boracay Cebu. Ayan ako, ang dami pala mga flights. Ang kanilang mga flights po na ganyan. So you have to consult po ang Cebu Pacific website po for further information po regarding dyan. At mga information po na binibigay po natin sa inyo ay galing po sa mga website po nila. At it may change. So yun po ang problema. They may also file a refund which may take up to 2 months from the date of the request. Yan po. Yung karapatan nyo pong humingi po ng refund kasi sila po ang nag-cancel, hindi po kayo. So kasama po yan sa mga consumer rights po natin na since na hindi kayo ang may kasalanan, hindi kayo ang nakaharang sa runway para hindi matuloy ang plano. So hindi kayo, hindi pwedeng kunin nila ang pera para sabihin na hindi, walang balikan ito kasi talaga wala tayong pagkakawa. Ayan po. So ladies and gentlemen, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. At we would like to hear from you po, mga kaibigan po natin. Kahit po saan po kayo, kahit anong po trabaho nyo, kahit ano po estado ng inyong buhay, kami po ay open po sa inyo. We are your friends. Kaibigan Network ko nga po ang pangalan, The Kaibigan Podcast. Mag-uusapan po natin ang mga bagay-bagay. At may kwento lang po ako sa inyo, if you may allow me po, ladies and gentlemen. Kami po ay nakatanggap po ng balita na madalas po ang ating mga kababayan po dito sa abroad ay ang tawag dito, yung po bang nagkakaawayan, nagkakainitan ng ulo or nagkagamitan, nagkakainitan pa rin kung whatever reason po yan, kami po ay nananawagan sa inyo na if you want mayroong mag-mediate o tumulong sa inyo o gusto nyo humingi ng payo, The Kaibigan Podcast po ay narito po sa inyo at kami po ay available para po kayo ay bigyan po ng advice at kung ano po yung pwede natin sabihin na logical course of action, yung kung ano ba ang dapat gawin kaysa sa ano yung magandang pakiramdam mo para gawin to. Kasi po minsan, hindi maganda, tayo po kasi mga kababayan po natin, aminin po natin o hindi, tayo po may ugali na parang telenovela. Kasi yun ang ginagaya natin eh. Naniniwala tayo. Yung pong sa telenovela, maniwala po kayo. Marami po akong kaibigan na awesome, nagsusulat po at gumagawa po ng mga telenovela na yun sa mga Pilipinas na yung mga pinanunood po natin, o ninyo, hindi po ako nanunood ng bali, ay hindi po yan talagang makatwiran. Yan po ay sinulat para po magandang pakinggan, magandang i-deliver, magandang sabihin, at medyo dramatic po na ganyan. Yung mga parang sinasabi na babangon ako, dudurugin ko. maganda pong sabihin, masarap pong sabihin, lalo na siguro kung galit na galit ka na sa kaibigan mo na yan o kung sino man po yan. Pero in the long run po talaga, ang revenge po kasi o yung gumaganti ay hindi po yan nakakabuti kahit kailan. So kami po ay nananawagan po sa inyo at
wag po sana. Doon po sa mga kaibigan po natin, marami po ako nakikita sa mga kaibigan po sa Facebook na ganito, na minsan nagmumura sila or may mga gusto silang mga sama ng loob nila. Huwag niyo pong ipinopost po sa Facebook po na ganito kasi sa totoo lang, paano ba natin masasabi ito? Hindi po yan matatapos. Huwag po natin gawin yung away po na katulad nyo sa ating magkakapitbahay kasi po we are just ruining ourselves po. Mapalad na po kayo na tayo po'y natira po sa abroad, lalo na po sa mga kababayan po natin, kaibigan po natin na nakatira na sa abroad. Umilos po tayo ng karapat-dapat at magugulat kayo na mas kokonti pa ang magiging problema ninyo the more na hindi kayo pumapatol sa lahat ng intriga. At paano naman po tayo, maraming mga kababayan po tayo na ayaw alalang-alala sa iniisip ng iba kasi baka po may ugali rin po tayo na mamintas. So that's why tayo po ay takot rin mapitkasan. So yan po yun. Mahirap pong tanggalin po itong ugali nito. Mahirap pong tanggalin pero kailangan pong tanggalin. Kung kayo po ay gusto niyo hindi masiraan ng bait, hindi po kayo magkaroon ng problema. Pag-usapan po natin yan, ladies and gentlemen. Kung gusto niyo, you are more than welcome para po kayo ay sabihin na natin na pag-uusapan natin. You are more than welcome. Andiyan po yung mga ginagamit po ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Nililigawan po yung ating mga kababayan natin mga Pilipina para po makapunta sa abroad. Malalaki, mababae po yan. Ay ginagawa po yan ng ibang tao. Para lang po, para ba makapag-asawa ng mayaman, may kaya, or yung may posibilidad na madala sila sa abroad. So alam niyo naman po yan, yung meron pong gumagawaan po niyan, aminin po natin o hindi, awesome! Ay totoo po yan. Meron pong gumagawa po niyan, whether we like it or not, o kaya natin aminin o hindi man natin kayang aminin. Yan po yan. Again, gusto po natin, kung gusto nyo sumali sa ating future episodes po, pag-uusapan po natin yung upcoming elections po na yan sa Pilipinas at yung mga voters registration. Abangan nyo po, meron po tayong isa pang magandang balita po, isang Pilipina po by the name of Jonah Anderson po na yan. Siya po ay isang Microsoft developer po yun. Para lang po, bigyan ko kayo ng idea, yun po ay napakahirap po makapasok po sa ganun level po ng programming po. Lalo na po sa babae. Kasi po sa IT po, lalo na po sa programming world po na ganyan. Mga coders po, kadalasan ay lalaki. At we are very proud na si Jonah Anderson po, we have a very exclusive interview po coming po soon. Dito lang po sa The Kaibigan Network po na ganyan. So don't forget to like, comment, and subscribe. Dito lang po sa ating YouTube channel po na ganyan para po makita ninyo kasi napakaganda po na example po ng isang Pilipino, mababae o malalaki na imbis na mag-aksaya sa panahon ng makipag-away sa kapwa natin dahil lang sa mga bag, sa mga tsura ng mga asawa, payamanan, kung ano man ang gusto niyong gawin, ay siya, instead na nakipagsasabayan sa inyo, ito ang ginawa niya. No, just kidding lang po yan. Hindi po yun. Ang ginagawa po niya ay nag-aral siya ng mabuti, pinag-aralan niya kung paano magiging programmer. Nasa bahay lang siya for now, pero nagtatrabaho siya sa mga companies po na Swedish po dito. And also, she's doing a lot of things. Ako, malalaman niyo po, para po malaman niyo lahat po ng detalye, all you have to do is abangan po ang ating upcoming episode po. Exclusive interview with Jonah Anderson po yan. Coming only here, exclusive on the TKN po yan, The Kaibigan Network po yan. Ang online Filipino channel po na galito na libre po ito, wala po kayong babayaran. Coming soon po yung app and of course yung ating website po na nako, magugulat po kayo. And then if you want to join us, please get in touch po with us sa Facebook natin. PM nyo lang po kami at meron po kami mga business opportunities po para po sa ating mga kababayan po na ganyan. Anywhere in the world po yan kasi internet po ito. So again, we would like to thank again everyone who has been with us all this episode po natin na galito. So we're greeting our friends from Germany, Italy, Malta,
the UAE, mga kababayan po natin nag-host po ngayon dyan sa Tokyo, Japan. Ano ba? Moshi-moshi, hindi. Ano nga ba, bati sa Japan? Hindi naman, arigato. Basta, kung ano man ang, paano ba bumati sa Japan, kami po ay bumabati po sa inyo. Ingat rin po kayo, tumataas po ang ating mga cases po dyan. Again, we are very grateful and we're very fortunate po for being with you. Das, huwag ka munang tumawa. Makinig ka sa akin. Gusto mo nito? Yes, mga kaibigan. Again, we just have a few more minutes bago po tayo mag-sign off po para sa ating episode nito. Again, huwag niyo pong kakalimutan. We will be having mga love stories po na true to life love stories po natin, mga kwento. Yung mga meron po tayong isang upcoming episode po, the true to life story po ito. Hindi lang po pala lalaki ang minamalas sa pag-ibig. Yung lalaki na madalas nababasted. Meron din palang babae na sa pagkakakilala po namin sa kanya, siya po ay unang-una, mabait, may bahay na siya sa Italy, maganda naman siya, siyempre hindi naman siya perfect, pero hindi mo i-expect na, ay, ikaw, malas ka sa pag-ibig? Wala naman malas eh, pero awesome! Parang sa case niya parang meron. So, hindi siya mapalad na sa pag-ibig, mapalad naman siya sa trabaho. So, yan po ang buusapan po natin, ikikwento po natin sa kanya. At titingnan po natin kung ano po ang pwede natin ipayo sa kanya sa darating nating episode na ganito. At again, kung gusto niyo po ng mic up makakausap, instead na ikwento niyo po sa ating sa inyong mga kaibigan dyan na later on, pag kayo hindi na magkakabati, ay kayo ay chismis, just talk to us na lang po. Para lang po kami yan. And then all of these services po na ganyan is brought to you by the Kaibigan Network. Wala pong bayad to. All you need is to trust us. We have been doing this for the last 10 years na po. Yan. Yes po, 10 years na po. So, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami, huwag niyo po kaming i-paris po dun sa mga iba po na ganyan. Hindi po tayo fly by night. Again, ito po ang inyong kaibigan, si Carlos Roy Cipolito po, para po sa The Kaibigan Network. Kami po ay nagpapasalamat kung saan man po kayong sulok ng mundo, nakasakay man kayo sa barko, eroplano, nasa disyerto, gubat, bundok, nangingisda, kung saan man kayong sulok ng mundo, ito po ang inyong kaibigan ng mga Pilipinos na nakatira sa abroad, ang The Kaibigan Network po. Ito po ang inyong kasama, kaibigan, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin dito sa abroad. So again, get in touch with us. Kami po ang inyong tunay na kaibigan at we would like to hear from you. Wala po itong kapalit. Hindi po nyo kami dapat isama sa politika kasi we will be here long after ng mga kandidato. Yun po yun. At isa po sa mga nasa charter po yan ng The Kaibigan Network ay hindi po kami magiging part po ng any political group. Yan po yan. Gusto lang po namin paliwanag sa inyo. Gusto natin paalala po sa inyo para po kayo po ay maniwala and how sincere we are. So, mga kaibigan, maraming salamat po din ganyan. Again, this is your friend, Carlos Cipolito po, para po sa The Kaibigan Podcast. Till next time po, maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. And we'll see you soon. Thank you.